So, yan na ang ating isda, guys. Balik na rin natin para magkaroon siya ng ano sa kabila. Yan. Hello, hello everyone. Good morning. Good day to everyone. So, welcome back to my channel, guys. We have a new vlog for today about sa fish shardo. Paano gumawa ng isda na shardo. So, kahit anong klaseng isda, guys, ang ating pwedeng gawin na fish shardo. Pero for today's vlogs, for today's video, ang gagawin natin ay tilapia na pula, the red tilapia. So, gagawa tayo ng fish shardo and i-share ko sa inyo kung paano gagawin ang fish shardo. Sa mga hindi pa nakagawa nito, so ito na ang chance na pag-aralan natin. I-share ko sa inyo ang aking natutunan sa paggawa ng fish shardo. Okay, so but before we'll start, guys, simply huwag niyong kalimutan na i-like, subscribe, and hit the button bell para ma-updated kayo lagi, guys, sa aking mga ina-upload na video. So, huwag nyo na rin kalimutan na mag-comments. Mag-comments na rin, guys, sa aking video na ina-upload. So, we'll start now. Let's go. Samahan nyo ako, guys, paggawa ng fish shardo. Alright? Tara! Wow! So, ngayon, guys, bago tayo mag-start, ipapakita ko sa inyo ang mga ingredients sa paggawa nito. Okay, ito na po. So guys, ito na ang ating isda. Isa lang ang isda natin gagamitin kasi ano lang natin to para makagawa tayo ng ating recipe ngayon at ako lang ang mag-isa dito kaya isa lang ang ating gagawing isda na buo. So ngayon ang gagawin natin sa isda ay hihiwaan natin ito para malagyan natin ng bawat hiwa, malagyan natin ng asin para masarap, matalab yung templa ng asin. Okay? Wow! So, ito na, guys. At ito yung mga ingredients natin. May kamatis, sibuyas, bawang at saka luya. So, start na tayong maghiwa, guys. At ito naman ang ating itlog. Isa lang din ang gagawin natin para hindi masyadong ma-sticky. So, maganda ang ating sauce. Kung dalawa, hindi natin pwedeng dalawahin kasi isa lang ang isda natin para medyo mayroong kunting sabaw ang ating sauce, hindi masyadong sticky. Alright? At ito naman ang ating patis. Oh, ito ang ating pamienta na durog. At saka dito may asin tayo. Okay, start na tayo. Woo! So, hiwaan natin, guys, ito ng dalawa. Asin. Yung bawat iwa niya. Lagyan natin ng asin bago natin siya ikpirito mamaya. Okay. So, ilagay muna natin dyan para ready na siya mamaya for prito. Habang maghihiwa naman tayo ng ating mga ingredients. So, maghiwa muna tayo ng kamatis. So, ngayon, ginger na naman tayo.
Hallelujah. Alright guys, ito ang last ingredients natin, itlog or egg. So, i-scramble natin to guys para pang last natin na ingredients na imimix. Pang last natin na ingredients na imimix. Ito ang magbibigay ng sarap. Lalong sumarap ang ating sauce. O tara, i-scramble natin. So ngayon guys, tayo ay mag-start na magluto. Unang-una natin gawin ay magprito muna tayo ng isda. Pipritohin muna natin ang isda bago tayo magsarsa mamaya. Okay. So una natin gawin ay magpainit muna tayo ng mantika. Okay. So pag mainit na mamaya, i-try muna natin bitikan ng tubig kung talagang mainit na ang mantika. Kasi kailangan siya mainit na mainit talaga bago mo ilagay ang isda para hindi siya dumidikit sa kawali. So guys, itry ko siyang wisikan ng tubig kasi yun ang pang-try ko, wisik ng tubig kung talagang mainit na ang mantika. Try ko nga. Kunti lang. Wow! Init na guys. So, bago natin ilagay ang isda, kailangan talaga mainit para hindi siya dumikit sa kawali. Okay. Hinaan muna natin ang apoy kasi baka tumalsik. Takot ako. So, kailangan siya guys, ipa-brown muna natin ang isda para maganda tingnan. Kulang pa. Maya-maya kunti, mga kunti na lang, mga ilang minutes na lang yun. Baliktarin na natin. Bango ng prito ko. Pwede kayong gumamit guys, kahit anong klaseng isda na gawin yung sarsado, pwede. So, ang ginamit ko lang, na isda ngayon ay ang tilapia na sila. Kasi gustong-gusto ko tilapia na sila. Wow! Okay guys, babalik tarin na natin. Kasi nag-brown na siya. Medyo brown na siyang kabila. So babalik tarin na natin ang ating isda. Wow! Woo! Ang ganda ng pagkatrito. Okay guys, luto na yung prito natin. Pwede na hanguin to. Wow, pwede na natin hanguin to guys. So, hanguin na natin para makapag-gisa na tayo ng mga ingredients. Okay?
Wow! Okay, yan na guys. Ang ating isda, ang pritong isda. Okay. So ngayon guys, mag-start na tayo ng mag-gisa ng mga ingredients. Unahin, ako pag nag-gisa, inuuna ko talaga ang bawang lagi. Pero ngayon, unahin natin ang luya. Medyo maluto na siya bago yung bawang at saka sibuyas, then ang kamatis. Para makuha yung or maalis yung lansa ng isda. Okay, start na tayo. Bango guys. Lutuin natin ng konti. Then, isunod natin ang bawang. Yan. Kasi ang bawang, siya ang nagpapabango sa ating niluluto. Yan. Wow, ang bango guys. So, ngayon isusunod natin ang sibuyas. Bango. Yan. Medyo nag-brown na kasi yung bawang. So, isusunod na natin ang sibuyas. Wow, ang bango. Sarap. Tapos, isunod natin ang kamatis. Wow! Yan. Medyo paluto-lutuin natin ang kamatis. Yung medyo maano na talaga siya. Malambot na. So yan guys, lambot ng kamatis, so lagyan natin siya ng pakis. Okay. Wow, sarap ng amoy. Oh, luto na yung kamatis guys. So tingnan mo, parang ano na siya. Oh. Hindi na siya buo-buo. Yan. Yan. So lagyan na natin siya ng sabaw na tubig. Tubig lang ang sabaw natin guys. Okay, sabon na natin. Yan. Wow. Alright. Antayin natin siya na mag-weld uli guys para ilagay na natin ang ating isda. Wow. Pagkatapos, lagyan na natin siya ng itlog para magiging sarsyado na ang ating niluluto ngayon ang ating fish sarsyado para maging buo ang ating fish sarsyado. Right. Anuhin muna natin ng ilang minutes. Hayaan muna natin siya ng ilang minutes, guys, para mag-weld siya. Tapos maluto na yung ating mga ingredients. Bago natin ilagay ang ating isda. Okay, wait for a minute. Lagyan pa natin siya ng pamintang durog. Wow!
harap ng ating sauce. Try ko nga, tikman. Try kong tikman. Wow! Wow, sarap! So ngayon guys, ilalagay na natin ang ating isda. Yan. Ito ng ating isda. Wow! So yan na ang ating isda guys. Balikan rin natin para magkaroon siya ng ano sa kabila. Yan. So ilagay na natin ang ating itlog. So ang paglagay natin guys, dahan-dahan lang tapos i-mix agad kay para hindi mamuo yung ating sarsa, ang ating itlog. Okay, dito din sa kabila lagyan natin. Wow! Woo! Okay. So, ready to eat na. Ayan. Wow. Okay. So, that's it guys. Luto na ang ating fish sarsado. Alright guys, dito natapos ang ating pagluluto ng fish sarsado. So, kita-kits tayo. Thank you for watching guys. Kita-kits tayo for the next video. Ang gagawin natin ay magluluto tayo ng sweet and sour na isda. So, ganun pa rin ang ating lulutong isda at tilapia na pula. Okay. Thank you for watching.